Pinakulong sa Senado ang isa sa mga dating amo ng inabuso manong kasambahay sa Occidental Mindoro. Nag-init din ang ulo ng mga senador saan nila'y pagsisinungaling na mag-asawang amo. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mga doktor na mismo ang nagsabi, malabo nang muling makakita ang kasambahay na si Aling LV Vergara. Nabanggit nila yan sa pagpapatuloy na pagdinig ng Senado sa sinapit na pang-aabuso ni Aling LV sa kamay ng kanyang mga amo sa Occidental Mindoro. Ang pagkabulag ni Aling LV isinisisi niya sa matinding pangbubugbog raw ng mag-asawang Pablo at Franz Ruiz. Pero nanindigan ang mag-asawa na hindi nila sinaktan ang kanilang dating kasambahay. Kaya para magkaalaman na, hamon ng mga senador, sumailalim sila sa lie detector test. Pero humirit pa ang babaeng amo na bakit sila lang daw ang magpapalie detector test. Kaya si Senador Jinggoy Estrada nanggigil sa inis. Ikaw nga tinatanong lang eh. O asawa mo eh. Answer! Kung hindi po sila kasama daw po, ay... Pwede pong... Ano kinalaman nila? Kasi pa... ikaw lang tinatanong ni Senator Tulfo. Kasi po nagsisinungaling sila. Huwag mo akong turuan, huwag mo akong diktahan. Alam, huwag ka magbigay pa ng pasikot-sikot na sagot. Kung no, no. Mrs. Ruiz? Kung yes, yes. Sa huli, sumailalim na rin sa lie detector test ang mag-asawang Ruiz at maging ang mga dati rin nilang tauhan na sina J.R. Jimenez alias Todong, John Patrick Simbaon at J.M. Tarowa. Sila ang mga itinuturo ni Franz na nanakit umano kay Aling LV. Mahilig siyang gumawa ng kwento sa mga kasama niya, kaya nasasapok siya ng mga kasama niya. Naglalagay po siya ng mga pubic hair sa pagkain, nilalagyan niya ng mga kalawang napako yung mga heater kapag nagagalit siya sa kanyang mga kasamahan. Pero giit ng mga dating katrabaho ni Aling LV, ang amo raw talaga nilang babae ang nananakit. Yung sinisipa-sipa po, tapos sinasapok yung ulo. Paggabi po, pag minsan mainit po ang ulo. Si alias Dodong inilalahad sa pagdig ang naranasang pananakot. May lalaki umanong nagpunta sa kanyang bahay at nagpaputok ng baril. Pinatotohanan din niya ang pananakit ni Franz kay Aling LV. Sinuntok siya po. Sinuntok? Opo. Saan? Sa, ano parte ng katawan? Sa katawan o mata po. Sa mata? Opo. No, Nino? Franz po. Sinuntok, sipa, tadyak, untok sa sasayar, tsuk-tsuk sa loob ng sasayar sa duro. Sa lahat ng testimonyang ito, tanong ni Senator Bato de la Rosa sa mag-asawang amo, bakit ganun na lang kayo ka kabayolente at kawalang awa sa mga tao na ito? Your Honor, hindi po kami ang gumagawa. Nabasag yung ilong niya, yung bridge. Hindi pa rin yan totoo. Halata, nagsisinungaling ka. Maging ang ibang senador, kumbinsidong nagsisinungaling ang mag-asawang Ruiz. Saksakan kayo ng pagkasinungaling. Sana makulong kayo ng mahabang panahon na para pagdusahan nyo yung ginawa nyo sa tao. Tinanggi nyo nung nakaraang hearing na sinaktan nyo si Aling LV. Sagot. Yes, Your Honor. Okay. And this woman is lying through her teeth. Bago natapos ang pagdinig, pinakontemp ng mga senador si Franz Ruiz. Gusto sana ni Senator Jinggoy Estrada na dalhin siya sa Pasay City Jail. Pero sa huli, nagkasundo rin ang mga miyembro ng komite na dito na lamang sa detention facility ng Senado pansamantalang ikulong si Ruiz. Mananatili sa detention facility ng Senado si Franz Ruiz bago muling humarap sa pagdinig sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cossing po, huwag maging bilis at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.